puro salita dahil ako yung may nagawa na magagawa. Anong? Sino ka? Paalam. Prohibits political dynasties. However, it still lacks an enabling law that defines what a dynasty is and its repercussions. Congress has had the duty to enact an enabling anti-dynasty law since 1987, but failed to do so for self-serving reasons. That ends my presentation. Class, remember, the future of the world is in my class today. That ends our discussion. Goodbye. Goodbye, Miss. Girls, mamaya na yung party. Cherry, ano yung sasuot mo? Wala ka ng pahe doon, but I'll assure you, I'll be the prettiest. As if I care, duh. Anyway, Christina, aren't you interested? Di ako sasama, hindi ako interesado. As expected, you know what? Kung hindi lang mayor ang daddy mo, will not bother to be with you. Such a wet blanket. Then leave. As if I care. Good riddance! Miss Christina, pinapasundo na po kayo ng daddy nyo. Aalis daw po kasi kayo. Where to? Magpapasa daw po kasi siya ng kandidatura. Okay. Pinapatawag ka ni Miss. Ha? Sige, salamat. Dito na lang po. Dito ka ba nakatira? Oo. Bakit ang pangarap mo po, itigil mo na bago ka pa masaktan. Oo, langgalang na, pero hindi ko kailangan ng opinion nyo. Bayan. Hindi ba't si Ato yan? Yung anak ng parak na natukha? Nakakaawang bata! Sus Mariosep! Kesa naturing ang parak, yun din palang nagtutulak. Hi! Magsiuwi na nga kayo mawalang magawa sa buhay, mga chismosa! Salamat po, Aling Bebang. Walang anuman, iho. O sige, umuwi ka na ng makapag-aral ka pa. Sige po. Ma'am, join us here. Kumain ka muna, ma'am. Oh, yun yan, oh. Ano ka ba? Hindi inom yan si Ato? Anak yun ng parak. Ay, sumalangit na pala. Buti yun sumalangit. Hindi naman tumatanggap ng droga sa langit. Eh, bastos pa na to eh. Ano, laban ka na? Ha? Laban ka na? Ano, suntok na. Baka mahihiga pa. Chong! Mahalang pala bituka na ito eh. Huwag niyong gagalawin pamangkin ko, kundi puuntungin ko mga bungo niyo. Chong! Tama na po yan. Tara na, uwi na tayo. Kakapanginit ng ulo eh. Ang hirap-hirap lang siya ng damit mo tapos gugusutin lang ng mga gunggong na yon. Okay lang po yan, Chong.
Alam mo, Bobby, kailan ka ba makakalap ng trabaho? Puro ka basag ulo. Sus Mariosep. Ate, pagtatanggol ko lang naman si Ato. Binabangasan na naman siya nila Tonyi eh. Naiintindihan ko, pero sana naman hindi ka nang gulo. Kumuhay na isang usapan, kailan ka maghanap ng trabaho? Malapit na ate, konting hintay na lang. Ewan ko sa'yo. Ate, filing of candidacy na, mag-a-assist ka ba? Kailangan eh. Sa pilitan ganun? Hindi po, Chong. Meron po tayong mga batas at bill na nagpapatupad na hindi na po mandatory ang election service para sa mga public school teachers. Meron po tayong Republic Act No. 10756 at Senate Bill 2178 na mas kilala bilang Election Service Reform Act o ESRA. Alam mo ato, pinapasakit mo ulo ko eh. Mag-aabogado ka ba? May batas-batas ka pang nalalaman ah. Wala naman pong masama, Chong. Gusto ko rin namang ipaglaban ang kaso ni Tatay. Salamat na lang. Kumain na nga tayo. Si Mayor! Si Mayor! Si Mayor! Noy! So, makinig tayo kay Mayor. At interesado ka talaga. Siyempre, dati ba may-ari ng tindahan ang pinapasukan ko? Ba't ba? Sige na! Mabuti, mabuti. Nandito ako ngayon upang ipaalam sa inyo na ako'y nag-file na ng aking kandidatura, ang inyong re-electionista. Nandito ako upang ipaalam na ako'y nangangailangan ng mga tauhan, aantabay at tutulong sa aking pagkapanalo. Kung kayo'y may mga kakilalang tatambay-tambay, papuntahin at bibigyan ko ng trabaho. O sige, ako'y aalis na. Ciao! Mayor! 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 Re-electionista pala si Mayor Benavente. Oh, pangaling termino na nga eh. Ayoko nga pala, naghahanap pa siya ng mga tauhan para sa pangangampanya niya. Saktong-sakto si Chong. Oo nga eh. Tambay lang pala si Chong mo. Sige, papuntayin. Sige, sasabihan ko. Tingin mo, manalo pa kaya ulit si Mayor? Ikaw na ito, Yang. Manalo pa kaya si Mayor? Para sa akin, Noy, syempre naman, maasahan si Mayor. Maka-Diyos, matulungin. At nagpapautang, tumutubo nga lang. May pinag-aralan si Mayor, nakapagtapos din siya ng college. May plataforma at may karanasan. Ano namang mapapala sa pinag-aralan kung puro lang namang pineke? Na ito yung, di mo masasabi. Tinutulungan lang talaga siya ng mas mataas. May kapit yag, di ginigipit. Tama, tama si Antonio. Hindi na natin sigurado ang lahat. Pero yung daw si Mayor, may anak na dalaga, tahimik na bata. Si Benavente? Kawawang bata, naulila sa ina ng napakaaga. Ako nga, naulila na sa lahat na ito, Yang. Pero di naman ako kawawa. Yan si Nonoy. Halika na, Noy. Samin ka muna roman ng halian, sabi ni Nanay. Uy, yes. Muna na kami. Antonio, naipayang muna na kami. Nay, dating yun, manalo pa ulit ka si Mayor? Bakit mo naman natanong, Noy? Kasi kapansin-pansin wala naman siya ginagawa at nagagawa, pero nalo pa rin siya eh. Ganyan talaga mga politiko, Noy. Basta nakatulong siya, okay na yan. Tsaka makapangyarihan yan si Mayor Edroso, makoneksyon. Kaya panalong-panalo na yan. Ay, Chong, may trabaho po palang inaalok si Mayor para sa pangangampanya niya. Ay, go na ako dyan. Ate, mag-aatrabaho na ako. Mabuti naman, hindi ka na lang puro pangipagbasa gulo sa labas. Punta ka na lang, Chong Bobby, sa tindahan ni Mayor bukas. O shot, kumain na tayo. Oh, yeah. Bakit nga ba ako, si Mayor Edroso Benavente, ang dapat niyong iboto sa darating na halalan? Ako, si Edroso, may pinatunayan na, may nagawa. Magkapangyarihan talaga si Mayor. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mong iboto si Mayor. Tiyak, hindi na naman siya maniningil at magiging libre na ang mga utang natin. Tama! Kung kaya, ako ang nararapat at inaasahan kong iboboto dito sa baryong ito. Ang puso ko pong sasabihin sa inyo
na ang bayang ito ay para na rin aking tahanan. Gusto kong ipagpatuloy ang aking paninilbihan. Hayaan niyo ko na ibigay ko sa inyo ang nararapat para sa inyo. Sabi nga ni Martin Luther, kung kaya ako ang nararapat at inahasahan kong ibuboto dito sa baryong ito. Mabuhay si Mayor! Mabuhay! Mayor! Kumusta nga pala ang seguridad, Bobby? Mayor, hindi ko pa sana balak sabihin to pero... Ano yun, Bobby? May mga mailigid sa atin sa tuwing tayo nangangampanya. Mga hindi ko kilala. Ganun ba? Opo, Mayor. O siya, ito nga pala ang advance pay mo. Pwede ka nang umalis. Maraming salamat, Mayor. Una na po ako. Ano na, Claudio? Mga inutil. Ano, mauunahan pa ako? Umayos kayo. Binabayaran ko kayo para malinis ang daan ko. Hello, ate. Oh, pauwi na ako. Chong? Ato. Chong! Ato. Chong, Chong, ano nangyari sa'yo? Ato. Chong! Ato. Chong! Hindi ko to gusto kasi wala akong magagawa. Bobby naman, anong ginawa mo sa sarili mo? Diyos ko, nagkatrabaho ka nga. Bossing mo naman sa kamatayan. Bobby naman, tigil-tigil mo na to. Pwede ba? Umalis ka na kay Mayor. Ate, nagkataon lang yun. Isa pa hindi ako pwede umalis kay Mayor. Nag-advance na ako. Ano? Anong advance na sinasabi mo? Eh, si Tunying, inaya akong magsabong kaya nag-advance ako kay Mayor. Ako naman, Bobby. Pinakasakit mo talaga ang ulo ko. O ngayon, sino ang papalit sa Baldado ka, ha? Saan tayo kukuha ng pangbayad sa ospital? Saan, ha? Saan? Sorry, ate. Good morning. Sino ang hanap nila? Ako po kasi papalit sa tauhan ni Mayor, si Bobby Tuason po. Okay. Anything else? Kailan po ako pwede? Estudyante po kasi ako. Edi sa gabi ka. Okay na? Sige po. Salamat. Okay. Since you are already with your assigned partners, you may now start the activity. Good morning, miss. Who's my partner?
Bonaverte Martinez. Thank you. Hindi natin matatapos to. I-take home na lang natin. Hindi pwede sa bahay. Pagkakagulan ka dun. Sige. Sa bahay na lang. May trabaho ko sa gabi. Ako na lang gagawa kung hindi mo kaya. Wag na. Nakakaya naman. Sabihan mo na lang ako kung may kailangan ka. Okay. Benavente! Tato! Check mo na lang kung ano pang kulang. Tapos na? Hala, wala akong participation. Kaya nga i-check mo para may matulong ka. Ganito na lang, ililibre na lang kita. Huwag kang tatanggi, please. Tara? Tato? Pwede ba akong maging ano? Ano? Makipagkaibigan sana. Bakit sa akin? Kailangan bang may rason? Ay! Alam nating dalawa ang circle of friends mo. Hindi ako anak ng kung sinong personalidad. Yun na nga ang ayoko eh. Nasasakal ako. Naging kaibigan lang nila ako kasi mayor si daddy. Pagkatapos nun, wala na. Wala nang ibang rason. Drama mo naman. Friends? Ayaw. Please. Sige na nga. Ikaw na ang magiging bodyguard ko. Guard me well. Opo. What you see, what you hear, when you go, leave it here, baby. Maasahan ko talaga to si Ato. Di ba, Ato? Opo. Good morning, Mayor. Welcome po sa aming barangay. Cap naman. Drop the formalities. Alam mo naman ang aming ipinunta dito. Okay. Good. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sinuportahan kita, Landa, ng barangay election. Kaya naman, sa'yo nakadepende ang pagkapanalo ko. Wala kang ibang dapat na suportahan kundi ako lang. Nagkakaintindihan ba tayo, Landa? Oh, syempre naman, Mayor. Ipangangampanya kita sa aking mga kompadre. Makakaaso po kayo. Dapat lang. Padrino System, madumi ka talaga, Mayor. Marami pa akong malalaman tungkol sa'yo. Mayor, nipaskila po namin lahat mga posters nyo. Very good, very good. Ginawa ba ang dapat gawin? Opo. Bye. Hello, Claudio. Mayor, parating na ang pera. Ano pa? Sinisiguro na po ng organisasyon na malinis na ang dal mo. Wala nang ahad lang. Huwag mo nga akong daldalan. Trabaho mo yan. Ilan na naman kaya ang napatay ni Claudio? Umuwi na tayo, Ato. Opo. Ato?
Labas na dyan at aalis na ang tatay mo. Huwag mo naman pinapresyo ang binata ko. Ikaw talaga. Diba ang pogi ng anak ko, oh? Si tatay talaga pala, pero... Sige na, aalis na ako, Honey Bunch. Bunso, mahalin mo ang nanay mo, ha? Magpakabait ka. Ano ba yun, Aniel? Tingil-tingil mo yan. Sige na, aalis na. Aniel! Maulang hiya kayo! Mabuting tao ang asawa ko! Maulang puso! Aniel! Kuha nun daw ng droga. Kala mo sinong marangal alagad ng balas. Bibigyan kita ng ustisya, Tay. Is there anyone who knows what Gestapo is? Ma'am. Martinez. Gestapo is an abbreviation of Geheimnisstaatspolizei, an official secret police organization of Nazi Germany and German-occupied Europe. We can also associate Gestapo in the Philippine election. It is a secret police organization employing underhanded terrorists and terrorist methods against persons suspected of disloyalty. Candidates often hire to eliminate their rivals. That's all. You never failed to impress me, Mr. Martinez. Very good. Kailangan ka ba sa kanya? Wala po. Sige po, Dad. Good night. Good night, Iha. Ayusin mo, Claudio. Hindi ko na obligasyon kung mabok pa. Ang akin lang, linisin mo agad. Kagaya ng mga ginawa mo, Dad. Mahirap bang intindihin yon? Dapat lang manalo ako. Oo, sige, gawin mo. Kung kayang pumatay, pumatay ka. Hindi na bago iyo. Natumba mo nga si Martinez. Tay! Anong? Sino ka? Paalam, Police Superintendent Martinez. Tay! Parehong panaginip na naman. Kamusta pagkatrabaho mo kay Mayor? Ito, buhay pa naman at hindi pa baldado. Gusto ko tumaw, pero di ako matuwa. Ewan mo ba sa akin? Ewan nga sa'yo. Ang problema? May kutob kasi akong may kinalaman si Mayor sa pagkamatay ni tatay. May Gestapo si Mayor at maaaring siya ang nagpapatay kay tatay Noy. Ato, dahan-dahan ka sa pananita mo. May pera si Mayor. Pwede ka niyang itulad sa tatay mo kung siya nga. Pero Noy, di mo ako naiintindihan. Naiintindihan kita po. Magkaibigan tayo noon pa. Naintindihan kita. Kaya ako ito sinasabi sa'yo dahil ayaw ko mapahama ka. Gusto maghanap ka rin ng ebidensya. Bibigyan kita ng ustisya, Tay. Pinakasya!
yari ka sa akin ngayon. Mas importanteng lumayo muna ako. Pasensya na, Christina. Mas pipiliin ko munang bigyan ng hustisya ang tatay ko. Households po, Mayor, at saka 702 registered voters. Ana, ikaw na ang bahala dyan. Siguraduhin mong mananalo ako. Tatlo pa naman kayo, Mayor. Nice, baka matalo kayo. Tigil-tigilan mo nga ako, Ana. Hindi papayag si Claudio. Mahal ang bayad ko sa organisasyon na yun. Oh, ano, Claudio? Bossing, naitumba ko na si Chavez. Perfect. See, Ana, I am certain that I will win. Claudio is taking care of everything. Everything will come smoothly and as planned. Alis na tayo. Kulang pa ba ang recordings mo ato? O dadagdagan ko pa? Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko, ha? Ano bang magagawa mo kung ako nga, Totoy? Ipapakulong mo ba ako, ha? Let's see, kulang pa yan. Kaya kung pumatay kahit sino, si Chavez nga patay na, tatay mo patay na rin. Sino bang gusto mong isunod ko? Langya ka! Oh, ano, kaya mo pa ba, ha? Totoy ka palang, wala kang magagawa. Dad? What are you doing? Ato! Wala, pinapractice ko lang ang bodyguard kung sa si Ato, kung sakali man. Diba, Ato? Diba? Opo. Bakit di mo sinabing nagtatrabaho ka kay Daddy, Ato? Hindi mo naman ako tinanong at wala namang rason para malaman mo pa. Kahit na, tatay ko siya at magkaibigan tayo. Kahit anak ka pa o hindi, labas ka na doon. Ato, tutulungan kita. Tutulong saan? Kahit na anak ako ni Mayor, di na sa akin bago mga ginagawa niya. Ang pangungurakot, vote buying, pero... Pero ano? Hindi ko lang talaga matanggap na kaya niyang pumamatay ng tao. Kaya Ato, tutulong ako. Salamat, Christina. Sa wakas, hindi ko akalain gumadali pala sa dugo niyo ang pagiging pakialamero, Martinez. Bago ka nga pala mamatay, ako si Claudio, ang guider ng Gestapo ni Mayor. Ano, Totoy? Ba't di ka umiimik? Naihi ka ba, ha? Buso ng tubig yan, para may masmasan. Sayang nga lang at hindi ang pumatay sa tatay mong pakialamero. Anong sinasabi mo? Ikaw! Ikaw ang pumatay sa kanya! Di ba inutusan ka ni Mayor para patayin siya?
Anong sinasabi mo? Hindi ako pumatay sa tatay mo. Si Councilor Monteverde ang pinatay ko ng gabing yun. Nagkataon lang na tauhan ni Monteverde ang pumatay sa tatay mong pakain mero. Nagugusit niya ako eh. Pati si Mayor pinagbibintangan ako. Hindi ako naniniwala sa iyo! Si Hal! Mukhang busy ka ngayon ah. Sino ka? At ano? Sayang naman ang karakter mo. Huwag kailangan na kitang itumba. Boss, parating na si Mayor. Sayang. Gusto pa naman sana kitang balatan ng buhay. Alam mo bang mabait ako? Pero hindi sa mga taong pakialamera. Sumalangit nawa ang kaluluwa niyong magama. Prebelehiyo sa iyo to, ato. Dahil naging bodyguard kita, ako mismo ang papatay sa iyo. May meeting pa ako. Paalam, Martinez. Iligtas na si ato! Ma'am, kailangan na po namin pumasok kung ganun. Hindi po! Teka lang po! Kailangan ko munang kuhanan ng ebidensya si Mayor. Naka-bulletproof ang katawan ni ato, pero pwede siyang mamatay if headstruck. Ma'am, alam na po naming nasa loob na si Mayor at ang mga bataan niya. Hindi nyo kilala ang daddy ko. Kayang-kaya na kayong paikutin. Kaya kailangan natin ng solid na ebidensya. Ato? Tara. Okay, kikilis na mo sama. Tina? Anak? You're not my dad anymore. You're a monster. I hate you. Dakpin niyo na siya. And I'll be willing to testify kung gaano siya kasama. No. I'm innocent. Rename up lang nila ako. Can't you see? I'm innocent. You're a liar. Gusto mo isampal ko pa si lahat ng mga ebidensya? Kulong niyo na siya. Narinig ko si Daddy. Ipapapatay ka niya. Ano? Narinig ko siyang kausap si Claudia pag uwian. Ato, huwag ka na muna ang alis sa tabi ko. Tama, may mga bodyguards ako. Sakin ka na lang muna sumabay pag uwi. Makinig kang mabuti. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kaya ko ito. At ito ang nararapit. Ato? Ato? Christina? Oh my God! Sir! Isugod po natin siya sa ospital! Ato! Ato! Nagsisisi na ako sa panglalait ko sa kanya. Ako rin. Aling bebang. Naging mabuti siyang tao. Mabait. Pero sigurit talagang nakatadhana na ang pagkawala niya. Chong. Ato? Ato? Ano bang nangyari? May problema? Ato? Nakakulong na si Mayor. Ano pa bang problema? Hindi ko pa nabibigyan ng hustisya ang para kay tatay. Ha? Bakit? May nalaman ako. Malinis ang pangalan mo sa pagpatay sa tatay mo. Ang leader ng Gestapo ni Chavez, kalaban ni Mayor, ang pumatay sa tatay mo pa kay Alanero. Ang dating topa ni Mayor na Nabaldado.
Ligas din ang mukha. Nagwapong pumasok bilang tauhan ni Mayor. Nabaldado? Chong, napatawag ka po niya to. Bakit daw, Noy? Kakusapin ka po. Oh, ato. Walang iya ka! Ato! Anong ginawa mo? Bobby, ayos ka lang ba? Walang iya ka! Akala ko na anak po ng hustisya kay tatay. Pero hindi. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay kay tatay. Totoo ba yun, Bobby? Bobby! Nakanto! Hindi ko sinasadya. Nadimonyo lang ako. Nabuhon ako sa utang dahil sa sabong. Tsaka di ko naman alam na si Kuya Ariel yun. Bakit di mo agad sinabi? Bakit di mo isinuplong sarili mo sa pulis? Tama na, Ato. Ato. Ate. Tawad. Babayaran ko naman mga kasalanan ko. Tawad. Bobby. Tahimik na naidaos ang eleksyon at idiniklara ang bagong alkalde ng bayan. Naging mapayapa ang lahat. Nagtatrabaho pa rin si Nonoy sa tindahan ni na Cristina at siya na ang namamahala nito. Nandon rin pumapasok si Chong Bobby dahil nabigyan siya ng parol upang lumaya. Napatawad ko na din siya. Naging mas tahimik ang buhay ko. Ito ay dahil nalinis ko ang pangalan ni tatay. Kasalukuyan nang humihimas ng malamig na bakal si Edroso Benavente na naging halimaw sa taong bayan. Pagbabayaran niya ang kanyang mga ginawang kasalanan sa taong bayan. Thank you.
Noy! Chong! Nay!